Yes, good day mga ka-DIYs. WAC DIYs TV. Tips for today po mga ka-DIYs. Sa mga nagbabalak po magkabit ng rear wiper ng ating Toyota Wigo, ganito lang po mga ka-DIYs. Ang rear wiper po natin mga ka-Wigo composed of two particular components po. Ito po yung rear wiper arm and then the wiper blade. So una po, kapag nagkabit po tayo nito, tatanggalin po natin tong cover kung saan doon natin makikita yung nut ng ating bolt po. So ganyan po, pagtanggal naman po ng ating cover po dito, covering ng bolt, is hilain po lang po natin sabay sikwat sa likod. Ganyan po mga DIYs. So expose na po yung butas kung saan doon natin tinutornilyo itong ating rear wiper arm. And then sa pagbalik naman po, madali lang, slide nyo lang po ito. And then as easy as that po mga DIYs. So ganyan lang po yung cover niya. Itong ating rear wiper arm is mayroong spring po mga DIYs. So matitilt po natin siyang ganyan. So nagagamit po natin itong pang-tilt niya kapag naglilinis tayo ng windshield or kaya nagpapalit po tayo ng ating rear wiper blade po. So ganyan na po mga ka-DIYs. And one thing also mga ka-DIYs, kung nakikita niyo itong slot ng ating wiper blade, hindi po siya naka-straight upward or kaya sideward. So it's like 45 degrees angle po yung opening niya. So ginawa po yan para po safety po mga ka-DIYs. Sapagkat itong ating rear wiper blade is walang lock. So because of that positioning po sa kanyang slot, every time gumagamit po tayo or every time naka-close po siya, hindi na po siya natatanggal or hindi po siya basta-basta nakakalas. Kasi it serves as its lock po kapag naka-ganyan ang position niya. Kung mapapansin niyo po mga ka-DIYs, kapag ipasok ko to ng ganyan, diretso, perpendicular to the blade, hindi po siya papasok. And also, kapag ganyan po, hindi din po siya papasok. So, design niya is 45 degrees. So, 45 degrees mo lang, and then, i-in mo, ganyan po, nasa-snap na siya, and then, kapag ibaba mo siyang ganyan, lock na po siya. So, hindi na po siya basta-basta matatanggal kapag nakakabit na siya mga ka-DIYs. Since, naka straight na siya. And kapag nagtatanggal po naman tayo, kaya nagkakaroon tayo ng tilting adjustable portion here para po pag na-tilt natin siyang ganun, so we have the axis na po na ma-tilt natin to into 45 degrees and then pwede natin siyang hilain palabas. So ganyan lang po mga ka-DIYs. Yan lang po tandaan. Wiper blade and wiper arm, insert mo lang 45 degrees and lock. Sa pagtanggal naman po ng ating wiper arm, madali lang po, take off the cover, remove the screw or remove the bolt using 10mm open wrench, and then put it back, snap on back the cover, then go. That's it po. Ganyan lang po kadali mga ka-DIYs magpalit ng wiper arm or kaya wiper blade ng ating Toyota Wigo po, rear wiper. So ito po yung whole wiper assembly po natin sa likod mga ka-DIYs. Yan po, naka-cover po siya ng chrome. And ito po yung cover ng kanyang nut. So ganito lang po, tatanggalin lang po siya para ma-expose yung nut natin at doon natin siya maluwagan. So ito po yung cover. Meron makikita dito sa loob na naka-usling plastic. It serves as its lock po mga ka-DIYs. So dito po makikita nyo po yung tapat ng kanyang plastic na naka-usli dun sa cover. Dito po siya lalagay. So ito naman po yung nut na tatanggalin natin. Isang nut lang po, 10mm lang po ang kailangan na open wrench or socket. And then turn it po counterclockwise para po maluluwag siya or para po luluwag siya.
So pagkatanggal po ng nut mga ka-device, free na po tayo na tanggalin tong buong wiper assembly po. So yan lang po mga ka-device. So pagkatanggal po ng nut, yan po, isa lang po yung naka-hold, and then pwede natin hugutin siya. Hugutin siya pa labas, and then pagbalik naman po is isalpak lang po. So tandaan lang po mga ka-DIYs, pagbalik naman po ng ating wiper assembly po is make sure po na mahigpitan po natin siya ng maigi. And then dapat po yung positioning po ng kanyang arm po is tugmang-tukma po kung paano natin siya tinanggal nung una po. Kasi alam naman po natin na kapag hindi siya moving or kapag hindi siya ginagamit, yan yung kanyang standby point po. So pagkatapos ilagay ang nut, babalik po natin yung cover ng kanyang nut. Ganyan na po, isalpak lang po at mag-snap yan siya. So pag na-snap na po siya, okay na po yan. Hindi na po siya exposed kumbaga. So ganyan na po mga ka-DIYs. So sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel po.